Pero sa feeling ko, mga kapwa, no? Sa feeling ko, napakalaking diferensya na ito. Napakalaking pagkakaiba na ito dun sa 150cc. Ang lakas niya. Moments later. So ayan mga kapwa, maraming shoutout kay Hero. Mga kapwa, ayan, kita-kita nyo, meron tayong sniper 155 dyan. Testingin natin. At konting review lang mga kapwa, ayan, maraming shoutout din kay Jelon Motovlog. Mga kapwa, ayan, subscribe kayo. So tara, bakbak na. Gusto ko maiksi lang yung video kasi may scam na naman kayo ng mahabang video. So tara, Sniper 155. Ang gulong niya mga kapwa, 9080x17 sa unahan. Ang laki pala ng gulong talaga na ito. Tapos sa huli naman ay 120x70x17 din. So tara, stock na stock to mga kapwa, bagong bago lang. Neto lang binili, parang June something lang. So tamang tama, break in nga to, lambot ng clutch, grabe. So try natin mga kapwa. Alright, so tara, biyahe na tayo. Almost the same siya nung riding position ng Sniper 150 mga kapwa, no? O, konting review lang, hindi ko muna babiyergahin, mamaya na. Ah, sa engine. Sa engine mga kapwa, may nagbago na, ramdam ko. Ibang iba siya sa 155. Mas malakas, tsaka bumubuelo na siya, hindi katulad ng 150 dati na parang ano siya, medyo matagal bumuelo, no? Kasi 5-speed lang. Ito kasi 6-speed na, mga kapwa. Quick review lang. Naka-6-speed na tayo ngayon sa Sniper 155. Meron na rin siyang VVA, yung variable valve actuation, na magagamit mo para sa maximum fuel efficiency, pero at the same time, mabibigyan ka niya ng maximum performance pagdating ng mga higher RPM. So, napakaganda ng VVA dahil sinalpak na nila ngayon sa Sniper 155 nila, no? Ito nga pala yung standard version mga kapwa. Front and rear brakes niya ay disc brake na. Ang ganda ng shock, grabe oh. Ganda ng suspension niya mga kapwa. At sa clutch mga kapwa, napakaganda ng clutch niya, sobrang lambot kasi assist and slipper clutch na 'to. Yung tinatawag natin na assist and slipper clutch, eto na yon. So ayan, tinatry pala ni tropa si Victoria. Try natin abulin ha. Ayos! So ayan mga kapwa, si Hero, no? Isa nating solid kapwa yan. Inimbitahan niya tayo na friendly game. So mamaya na lang yung friendly game muna, tetestingin muna natin to. Pero ang friendly game lang naman natin mga kapwa ay yung si Blue, yung stock na Raider 150 din na new breed, yung dati na natin na kinakalikot. So mamaya, nagawan ko na naman ng intro yun. So mga ngayon, tetestingin ko lang top speed to. Ganun pa rin siya mga kapwa, yung standard na 150cc na sniper. Alam niyo yun, yung may lumalagotok, yung parang signature na rin ni Yamaha, na kapag binerit mo siya, mayroong na krrrr, may na ganun. Which is normal thing naman mga kapwa, no? Marami kasing nagsasabi na ang 6-speed gear daw ni Sniper 155 ay wala ng power, or kumbaga masyado daw siyang high speed, hindi na umaangat yung RPM. So titingnan natin ngayon kung totoo ba yan. Pero ang sarap niya i-drive mga kapwa. Ang sarap na itong pang long ride. Sobra. Ganun ang mga sniper users. Every time na may nakikita sila na kapwa nila sniper, talaga nagbubusinahan. Sana pati tayo mga naka-raider, ano? Gagawan nga din natin ng signature na businahan yan. Kasi napakababay talaga ng mga sniper users sa mga kapwa nila eh.
Ganda naman ang mga raider. Kaso madalas nagkakabakbakan kasi yung mga kapwa raider eh. Pag nakita naka-raider din, madalas nag-gauge agad eh. Pero yun lang, no hate naman mga kapwa, no? Ganun lang talaga mga raider users. Pero hindi naman lahat ay bakbakero. Try natin ngayon mga kapwa. Rolling lang tayo. Ay, marami palang dumadaan. Mamaya na lang. Napaka-smooth niyang ikambyo mga kapwa. At saka yun nga, yung assist and sleeper clutch na tinatawag. Hindi ko masyadong matetesting yun ngayon kasi wala naman tayong mga cornering-cornering. Pero tatry ko mamaya kapag magda-downshift tayo. Kasi kapag naka-assist and sleeper clutch ka, once na nag-downshift ka, tapos halimbawa from 6, dapat yung downshift mo hanggang 4 lang. Anong nangyari? Naging 3 yung ano mo, nasa third gear ka. Sobra ka ng bawas ng cambio. Ang mangyayari sa makina mo, kapag standard na clutch ka, aatungal yun. Tapos sobrang lakas, magugulat ka sa kamay mo. Pero kapag naka-assist and sleeper clutch ka, ang kaibahan yan mga kapwa, kapag sumobra yung downshift mo, i-slip niya ng konti yung clutch mo. So mangyayari, hindi masyadong malakas yung engine brake na sasaluhin mo. So try natin ngayon mga kapwa. Klarong-klaro na yung daan siguro. Yeah, medyo klaro na. So try natin. Let's go. Medyo hirap na nga siya sa 5th gear. Nagsorry naman. Kasi basta gumit na eh. So yun, medyo hirap na nga siyang umangat. Grabe yun, may nalaglag na ano. May nalaglag sa gitna ng karasada na piyesa ng sasakyan. Tanggalin natin kasi delikado to. Medyo hirap na nga siyang umangat sa 5th gear mga kapwa, seryoso. Pagka 6th gear ko, parang kulang pa rin eh. Pero try natin sa duluhan to. Ay, delikado to mga kapwa. Oh. Ah, fender na. Ang laki eh. Tabi lang natin kasi delikado to. Yan. Yun na lang yan. Kaysa naman nasa gitna ng karsada. Pero sa feeling ko mga kapwa, no? Sa feeling ko, napakalaking diferensya na ito. Napakalaking pagkakaiba na ito dun sa 150cc. Ang lakas niya. Tsaka ramdam mo hanggang... Basta, hindi ko pa kasi mabigyan ng conclusion kasi hindi ko pa nagagamit yung 6-speed gear niya eh. Alright, try natin ngayon mga kapwa. From 0 to top speed. Let's go. Fourth gear. Fifth. Sixth. Hirap na nga siya sa 6-speed. One 130 ang top speed mga kapwa. Alright, last na to mga kapwa. Testing natin yung assist and sleeper clutch. Grabe, hanggang second speed gear kaya niya. So yun mga kapwa, no? Tinesting lang natin yung assist and sleeper clutch. Ang ganda talaga. Pag nagda-downshift ka, smooth na smooth. Hindi ka tulad sa mga raider na pag nagda-downshift ka talagang aatungal.
So ayun, ang top speed niya mga kapwa 134 sa speedometer niya. Standard to mga kapwa, no? Hindi ito yung R version na ito. So paano pa kaya yung R version? Tama nga, totoo yung sinasabi mga kapwa na patay ang 6-speed gear ng sniper. Ano siya, kulang siya sa galit. Yung gear ratio niya masyado mababa. Ayun ang ano ko, ayun ang suspecha ko dito, no, mga kapwa. Kulang siya sa ano, sa galit, sa 6-speed gear. Pero so far, ano mga kapwa, napaka, ang ganda ng kaibahan na ito dun sa ano, sniper na 150cc. Yun nga lang, meron na lang konting corrections, ano. Ayusin lang natin, or siguro hahabulin na lang natin sa sprocket. So kung sprocket na ito ay halimbawa 43 ang sprocket na ito, dadagdag tayo ng teeth sa likod para magamit natin yung 6-speed gear. Kasi sayang, ayaw nang umangat nung 6-gear niya. No, totoo yung mga sabi-sabi na ano, na patay nga ang 6-speed gear ni Sniper. Medyo mahirap siyang umangat sa higher RPM mga kapwa, kasi yun nga, siguro masyadong ano, masyadong mababa yung gear ratio ng 6-speed gear. Pang high speed siya, siguro kung napakalayo pa ng tatakbuhin, tsaka lang siya bubuelta ng mga 140 plus. Pero kung maiksian lang, parang yun lagi natin tinatakbo dito sa range na to, mahirapan siya maka 140 dito. Ayun, possible na maka 140 ka kung magpapalit ka ng lower setting ng sprocket set natin. Sabihin ko na lang mamaya kay Hero na try niya magpalit ng sprocket kung gusto niya mas tumuling yung motor niya. Ang gandang feature nung ano, assist and slipper clutch mga kapwa, sobra. Yun ang pinakanagustuhan ko dito mga kapwa, yung assist and slipper clutch. Grabe siya, halimbawa third gear, magbabawas ako ng second gear. Ayun, no, hindi mo siya ramdam. Hindi mo ramdam na gumaganan yung motor, di ba, kapag ka mga naka-raider tayo. Pagka nag-downshift tayo ng medyo galit yung makina, tapos nag-downshift tayo, gaganan tayo eh. Pero ito, wala mga kapwa, napakaganda. So, ang gandang feature ng assist and slipper clutch, hindi lang sobrang lambot ng clutch, bukod dun sa sobrang lambot, as in sobrang lambot talaga, kahit isang daliri lang, pwedeng-pwede eh. Pero, ayun nga, napakaganda ng assist and slipper clutch. Overall mga kapwa, no, kung daily use ka or mahilig ka sa mga daily use na pagdadrive, hindi ka naman masyadong waswasero, stock is good na kahit hindi ka na magpalit ng sprocket set. Pero kung gusto mo magamit yung 6-speed gear mo, which is nasasayang nga dito sa Sniper 155, ano, kung gusto mo magamit yung 6-speed gear mo, magpalit ka ng ano, low speed na sprocket set. Hindi naman low speed, pero kahit magdagdag ka lang ng teeth sa likod or magbawas ka lang ng teeth sa unahan, pwede na. Para magamit mo lang yung 6-speed gear para mapasagad mo yung RPM. Kasi ano eh, hirap siya. Pero another thing pa nga, kasi kaya mabigat yung acceleration niya sa dulo, no? Kasi mabibigat yung gulong niya. Isipin nyo, yung gulong niya sa unahan, panghuli na ng raider. Kaya ganun. So yun mga kapwa, short review lang naman yun. At try natin i-friendly game to dun kay Blue. Mamaya abangan nyo si Blue dun. Ayun si Blue tsaka si Victoria nandun. So tatry natin kung uubra ang radar curb dito sa Sniper 155. Woods! So yan, maraming salamat ulit kay Hero mga kapwa. Ayan, nandyan sila. Kay Jelon, maraming shoutout. Kay Franklin, tsaka kay Christopher De Leon. Ayan, maraming shoutout sa inyo. So yun lang, 46. Alright, so yun, dito na lang tayo magbase sa likod mga kapwa. No? 46 ang sprocket niya. So, para magamit natin yung 6-speed gear, pwede tayo mag 48 or 47. Pwede ka mag 48 or 47 pre sa likod para magamit mo yung 6-speed. Ano siya, hirap nang pumalo yung RPM, pero nag-top speed ako, 134. Oo, kanina. Pero kung magpalit ka ng sprocket, let's say, ayan. Oh, hindi, mas lalakihan. Ano ba, ayan, 46. Gawin mong 48. O kaya, kung 15 yung unahan, mag 14 ka. O kaya, kung 14, mag 13 ka. So, yun lang mga kapwa. Maraming shoutout ulit kay Jelon Motovlog. Subscribe kayo mga kapwa. Ayan. Tapos kay Hero, ayan, nagpahiram sa atin ng Sniper 155 na bago mga kapwa. Napakaganda. Ang sarap nung clutch niya, no? So ayan, maraming shoutout kay Franklin, kay Christopher De Leon. Again, ito si Blue. Tetestingin natin ito mamaya mga kapwa. Ito naman si Victoria. So ayan lang, ride safe and keep safe everyone. Bye bye.